Naipasa sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa Senado ang Reproductive Health Bill sa botong 13-8. Pero bago ang botohan, naging mainit ang diskusyon sa paghahain ni Senador Tito Soto ng mga nais niyang baguhin sa panukalang batas. Naungkat din ang hidwaan ni na Senate President Juan Ponce Enrile at Senadora Miriam Santiago. Narito ang report ni Joseph Moro. Any objection? Hearing none. Sa pagbubukas pa lamang ng diskusyon sa Reproductive Health Bill, abos sa 30 individual amendment o pagbabago sa panukala na ang inihain ni Senador Tito Soto. Ilan dito ang pagtanggal sa salitang satisfying sa katagang satisfying sex sa definisyon ng reproductive health as halip gawing safe sex na lamang ito. Bagay na ipinaliwanag ni Senador Pia Cayetano kung para ito saan. For the sake of the law, mas magandang pakinggan at saka mas katanggap-tanggap sa ating mga kababayan. Alisin na natin yung satisfying. Anyway, it's subjective. Many times, and this example was also elaborated on by Senator Alan, there are many incidents where a woman cannot have satisfying sex because she is afraid of getting pregnant. And that is the relation to it being included in reproductive health. Pinagundahan ito ni Senator Miriam Defensor Santiago sa baybanta na kung tatanggalin ang provision ito, ay maghahain siya ng batas na magpaparusa sa mga hindi makakapagbigay ng satisfying sex. I'm also a married woman, and I insist that whoever is married to me should give me safe and satisfying sex, period. Kaya sa huli, nanatili ang katagang satisfying sex sa RH Bill. Gayunman, lumusot sa Senado ang panukala ni Soto na magre-require na makonsulta muna ang mga magulang, school officials, komunidad, mga guro at mga interest groups sa pagbalangkas ng mga lalamanin ng reproductive health education sa mga paaralan. Sa huli na ipasa sa ikalawang pagbasa ang panukala sa botong 13-8 dahil certified as urgent ng Pangulo ang RH Bill, tumawid agad ito ng third reading kung saan nakalusot muli ito sa parehong boto. Sa pagpapaliwanag ng kanyang boto, muling iginiti Senadora Cayetano na hindi nililegalize ng RH Bill ang abortion. Mr. President, this will also address abortion. It will not eradicate it. I do not claim that this will is the solution to all the problems we have, including abortion. But with access to family planning supplies, women will not get to the point. Pero kinontra ito ng ilang anti-RH Bill. Mr. President, dito lamang po sa bulwagang ito, tatlo sa 24 na senador ang nawala ng anak dahil sa komplikasyon dulot ng kontrasepsyon. Sa bilang na ito, halos lahat ay dahil sa diprensya sa puso. I do not believe, Mr. President, that the RH Bill will deliver any of its promises the way it sends them out. Bago nito ay naungkat pa ang hidwaan ni Senate President Juan Ponce Enrile na kontra RH Bill at ni Santiago na co-sponsor nito. Isinauli raw kasi ni Enrile ang Christmas gift sa kanya ni Santiago. I was shocked right out of my skin because in the Philippines, it's like, you know, throwing your glove and slapping somebody's face with it. It's like an invitation to a duel. Unfortunately, a duel under the penal code is now illegal. I'm wearing a bulletproof vest under my barong blouse. I fully expect to be assassinated, not necessarily because of RH, but because of the quality of my Christmas presents. She said that her relationship with me is ice cold, so second, that she took me only as a ninong, as a matter of status and not as a matter of friendship. So I said to myself, maybe she does not really like me as a person, so why should I impose myself upon her? Wala rin daw nakasulat sa regalo na para sa kanya ito, kaya ipinabalik niya. Para sa unang balita, Joseph Morong reporting.